tayong lahat si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon nang naghirang sa tinuos niyang bayan, nang pupuri mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ala naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maislob namin at mais sa ikatuparan sa pagtaguyod mo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang tatlong araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magkatipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador, bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ang mga mabuti
ay kapiling mo parati. Buon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo. At doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang mga lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya'y nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo na po ang lahat. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahaponan at nagtatanong, Panginoon, sino pong magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa kapatid ang balitang hindi mamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus ay hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbalik ko, ano sa iyo? Ito ang alagad na nagpatotoo tungkol sa bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang maaklat na maisusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, si Pablo na dinala mula doon sa lugar na kanyang pinaghulihan sa kanya at pinagpahayagan niya ng mabuting balita, siya ay dinala sa Roma upang litisin. At ito, mga minamahal kong kapatid, ang kalooban ng Diyos. Para po siguro sa marami ng mga panahong iyon, katapusan na nung misyon ni Pablo sapagkat no, hindi niya na matutupad ang kalooban ng ating Panginoong magpahayag sa Roma. Bakit? Nakakulong na siya. At nandun siya upang litisin. Kumbaga, no, ito na yung kanyang katapusan. No, para sa pag-iisip ng madami, hindi na matutupad yung kanyang nais na, ang nais ng Panginoon na sundin niya upang matupad ang kalooban ng Diyos. At ang buong Roma
ay mapahayagan ang salita ng Diyos. Kung titignan natin sa mata ng pananampalataya, itong pagkakataon ng pagkabigo ay isang pagkakataon din, no, na gumalaw ang Diyos pagkatapos na matapos yung ating kakayahan. Pagkatapos na magawa na natin ang lahat ng bagay, no, ang Diyos ang magpapatuloy. No? Yung mga missed opportunities sa buhay natin, yung mga bagay na ipinalangin natin hindi natupad, no? Yung mga kahilingan natin na parang walang sagot sa Diyos, baka naman ganito yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. No? Yung mga missed opportunities na ito, yung mga walang sagot na mga panalangin, yung mga pagdadala sa atin ng Diyos sa tamang landas o sa ibang landas, ay pagkakataon upang iligtas tayo sa, halimbawa, kapahamakan. No? Upang i-realign tayo doon sa dapat nating puntahan at tahaking landas. No? Ito po yung tinatawag na blessing in disguise. No? Una, titignan natin yung isang masamang pangyayari bilang parusa mula sa Diyos. Pwede rin nating tignan ito na isang maling, no, maling pangyayari sa ating buhay. Pero bakit ba tayo dinadala nito, no? O ano bang ibig sabihin nito? Bakit nangyayari ang mga bagay nito sa ating buhay? Una, hindi nais ng Diyos na tayo mahirapan. At mahalagang maunawaan natin hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Pero yung nangyayari sa ating buhay, maaring gamitin niya ng Diyos, una, upang iligtas tayo sa kapahamakan. Halimbawa, yung meron dito mga kasintahan, no? O yung mga naghahanap ng kasintahan dito, baka naman kaya hindi kayo nagkatuluyan dahil nakita ng Diyos, no, na mapapahamak ka pag natuloy yung relasyon na iyon. Eh bakit ba hindi ako nakasampa doon sa barko upang makapagtrabaho? Baka ipinag-aadya ka ng Diyos sa masamang mga kaibigan, sa masamang impluensya. Kaya nga yung pagde-delay, no, yung hindi pagtutupad ng ating kahilingan ay tignan natin bilang pag-aadya ng Diyos sa atin upang hindi tayo mapahamak. Gayun man sa ibang bagay, katulad nung mga masamang pangyayari, tignan natin ito bilang gawa ng Diyos o ginagawa ng Diyos upang tayo ay mapabuti. Ano pong ibig ko sabihin? Yung mga maling pangyayari, hindi yan kalooban ng ating Panginoon na mangyari sa atin, pero maaari niyang gamitin upang mapabanal tayo. No? Halimbawa, yung isang maling ginagawa sa atin, o halimbawa kapag tayo nagkakasala, nagkaroon ng kasalanan o gumawa ng kasalanan, yung ating mga konsensya kapag ating pinakinggan, pwedeng magdala sa atin upang tayo magbago. Katulad po nung karanasan ni San Pablo, siguro naiisip niya, tapos na, ito na. Katulad ng marami sa atin, ito na yon, katapusan ko na. Pero magugulat tayo, no? Ang Diyos magpapadala ng tulong. Alam niyo po, kung hindi nanatili o kung hindi nakulong si Pablo sa Roma, hindi siya makapagpapahayag sa Roma. Pero ito pong pagkakataong ito'y ginamit niya upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, nahihirapan ba tayo? Meron ba tayong suliranin ngayon sa buhay? Meron ba tayong mga problema? Hindi dapat tayo malugmok dito bagkos tulad ni San Pablo, gamitin natin itong pagkakataon, yung ating pagiging o yung ating kababaan, no? Yung pagkakataon na mahina tayo, gamitin nating pagkakataon upang makakilos ang Diyos sa ating buhay. Sapagkat mga minamahal kong kapatid, makakakilos lang ang ating Panginoon sa ating buhay kapag ka hindi natin inasahan yung ating sariling lakas. Pag natapos na
yung ating kakayanan. Pag na-exhaust na natin lahat at nanalangin tayong Diyos, ikaw na yung bahala. Yan. Diyan nakikilos ang ating Panginoon upang lahat ng ating mga pinagsumikapan ay hindi masayang. Lahat ng ating pagpapagal, no, ay magbubunga sapagkat ano yung ginawa natin? Tayo'y nanampalataya. Ibinigay natin ang ating buong sarili sa Diyos sa pagkakataon higit lalo na hindi natin maunawaan yung masamang nangyayari sa ating buhay. Hindi natin maunawaan bakit ba kailangan mangyari ang mga bagay nito sa atin. Mga minamahal kong kapatid, maaring pag-aadya, maaring pagtulong sa atin ng Panginoon upang dalhin tayo sa tamang landas. Pero mga minamahal kong kapatid, higit sa lahat, ang lahat ng pagkakataong nangyayari sa ating buhay, maaring gamitin ng Diyos upang tayo mapabanal at mapalapit sa Kanya. Kaya po, walang malas-malas sa pananampalatayang Kristiyano. Walang mali, no? Walang mali mga bagay na pwedeng mangyari sa atin na maaaring makapag-discourage sa atin. Bakit? Kung titingin tayo sa mata ng pananampalataya, lahat ng bagay ay pagkakataon upang magpabanal. Lahat ng bagay na nangyayari ay nangyayari upang magturo ang Diyos sa atin kung paano tayo mas lalong lalapit sa Kanya. Kaya nga po tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa pagkakataon na tayo nakakaranas ng kabutihan, ganun din ng mga maraming mga kasamaan sa ating buhay sapagkat ito'y magtuturo sa atin upang tayo'y mapalapit lalo sa Kanya at umasang Siya lamang ang mapagbibigay sa atin ng kaginawahan at buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa Kanyang Ama ay nagnanais na unahin natin na higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad na ipinakita ni Kristo sa Kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at magkatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo ay maaaring maging biyaya, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat na mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak na higit na pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa iyo, kahit humantong pa sa kanyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan. Loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay.
Hiniling namin to sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inumin inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming iling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, sa banal na paghahain ito maihanda nawa ang aming kalooban sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang ipinagpapatawad ng mga kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo, isama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-alalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay iniyain sa iyo pang kami matubos. Siya ang damban at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa namangin si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamagitan ng Espiritu, gawin mabanal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Li kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumana. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pag-inabating mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabereng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose. Kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyas sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayos lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananimbikan ng dakilang araw ng pagpapahayag na yung tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mga aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin iyo rin. Ibigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalatay na ang iyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangga lang nawa tayo ng katawan at ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Announcement, Lakbay Lourdes. Ang lahat po ay inaanyayahan lalo ng mga ministry at organisasyon at samahan ng ating simbahan na salubungin ang pagdating ng imahin ng mahal na Birhen ng Lourdes mamaya sa ganap na ika-apat ng hapon. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Mananatili po ang imahin hanggang June 3, 2023, Sabado, at ang misa ng pamamaalam ay sa ganap na 12:15 ng tanghali. Makiisa po tayo. Maraming salamat po.
Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mo sa aming pagdalangin kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago na dulot ng banal na salo-salo ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap namin ng lumay talikdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutang na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Mahal mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong hinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.